Hi mga ka-native, welcome na naman sa ating channel. Ngayon po ay mapapakain na naman tayo ng pagkain ng broiler dito sa mga alaga natin na nasa range. Kung napansin nyo, ang sisigla talaga ng mga manok natin at napakabilis po nilang lumaki dahil sa mga vitamins na ginagamit natin at feeds na kinakain nila. Depende na po yan sa inyo kung gagamitin nyo po yung technique ko na yung pinapakain ko sa mga manok natin is pang broiler. Kasi itong mga manok natin ay dinidesign po natin para maging karne. At hindi po yan panabong na pwede po yung mga integra. Yung integra kasi para po talaga yan sa mga panabong na manok or pwede din po sa mga native. Kaso nga lang, kung gusto nyo mabilis yung kita, malaki yung magiging income nyo, dun po kayo sa pagkain ng mga broiler. Ilang araw na lang po, kasal ko na, kaya hindi ako nakapag-upload this last few days at baka bukas hindi na naman ako makapag-upload. Pero susubukan natin yung best natin para makapag-upload palagi, ano? At makabalik na po tayo sa ating daily vlogs. Siguro pagkatapos ng kasal ay babalik na po ako sa daily vlogs natin. Kasi talagang marami pong sumasabaybay sa atin at marami nag-aabang sa mga ina-upload kong video. Maraming salamat po, no, sa mga nag-aabang po talaga. Abangan nyo po sa mga susunod na mga buwan, baka malipat na po natin itong mga native natin at mga heritage natin na mga breeders doon sa ating mahigit 1,000 square meter na manukan. Kaya doon sila mapaparami ng mapaparami. Yung 16 gallons po natin na tubig ay pinatumba po ng mga manok natin. Ganyan po sila kalakas uminom. Kaya magre-refill tayo ng tubig gamit itong King's Vita Plus. Meron po yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, plus probiotic na kailangan po talaga ng mga manok natin. Yung amoy po ng vitamins na to ay parang pulburon, napakabango po. Kaya ganadong uminom yung mga manok natin. Available na po yan kahit saang agri-vet nationwide. Subok na talaga itong vitamins na to. Ngayon po ay dinideliver na po natin itong mga sisiw na binili sa atin ng Pinoy Palaboy. Malapit na po tayo sa kanilang farm. Yung kinuha po nilang package sa akin is 152 chicks para lamang sa 10,000 pesos. Mga crosses po yan na heritage. At syempre merong free yan, 10 chicks na talagang solid na solid na mga native at meron din pong black osterorp na binigay ko sa kanila. So ito po mga idol is 152 po na heritage chicken plus 10 heads. Ito na po ang kanilang dinesenyo na brooding pen. Andito po yung mga sisiw na binili nila sa atin nung nakaraan pa. Yan, ang dami na po nilang sisiw, no? Ito po lahat ay galing po sa atin. Nasa mga 200 plus na po itong mga sisiw na to. Yung vitamins po nila is Intenso Plus. Yun po yung nirecommend ako po talaga sa kanila. Kasi napaganda po yung Intenso Plus para sa mga sisiw natin. Sa ganito kalaki naman ng mga sisyo, yung pinapakain ko is yung Chick Boostex. Hindi ko nasasabihin kung anong brand, basta pagkain din po yan ng broiler. Napakaganda din po at mas mura siya kumpara dun sa Integra. Ito na po yung mga sisyo na Crosses Heritage. Yan at dito pa, ililipat pa nila yung iba. Yan, no? Wala po silang kuryente dito, isa din po to sa aming eksperimento kung mabubuhay sila kahit walang kuryente sa edad na 4 days old. Dahil nagbenta tayo ng mga sisyu, syempre maglo-load naman tayo sa incubator natin na napakaraming itlog. Nasa 15 trays po yan, napakarami. Nasa 450 eggs po to. So itong gabi na to, 450 eggs yung ilo-load natin sa ating incubator. Ito yung niload natin last week na mga itlog. At ito din po yung mga bago na, no? Naload na natin sa ating incubator. So ito, punong-puno na po yung ating incubator. Nasa 540 eggs na po itong ating setter. Ibig sabihin po, full pack po itong ating incubator sa ngayon. Wala pong bakante yan. Punong-puno. Dahil meron pa tayong mga itlog. So nilagay pa natin dito sa ating hatcher. So dalawang layer yung gagamitin ko sa hatcher natin. Yung hatcher natin ang magsisilbi nating manual incubator. So tayo na po ang mag-tilt nito kahit once a day lang. Yun po yung sabi sa atin ng isang magaling na breeder na si Sir Lester. Ito na lang po yung mga sisiw na natira ngayon. Mga native po yung iba dito. Yung iba naman merong lahi yan. Pure na Rhode Island Red. May yung mga pure na black osterorp. Mas marami dito native. Hindi po yan for sale. Gagawin po natin itong mga breeders. Kasi selected ko po ito. Ang lalaki po nila. Ang bilis pong lumaki. Sa pagpili ng mga sisyo, pinipili ko po talaga yung tindig nila. Kasi kapag maganda yung tindig nila, ibig sabihin, maganda po yung mga katawan nila at healthy. Kaya ito po yung mga gagawin natin breeders. Yan, meron pa po yung ilaw. 24 hours a day po silang kumakain. Kaya mabilis talagang lumaki itong mga sisyo natin. At yung mga pagkain nito ay pagkain din po ng broiler. Yan.
Ganun po tayo, yung failure dito, isa lang po. Ganun yung paa niya, merong diferensya. Pero okay lang yan, kakatayan natin yan kapag lumaki-laki na siya. Nagbibigay po ako ng vitamins dito twice or thrice a week lang para makatipid din po. So sa ngayon, tubig lang muna sila. Dito naman sa kabila ay meron tayong decal brown. Yan. Ito pong mga decal brown na to ay galing kay Manok Tambayan. Meron po yung white na linyada, no? Kaya napapansin nyo medyo puti-puti siya. At meron po tayong crossbreed, dalawang crossbreed dito nung last batch na binenta natin. Isa din sa akin nagandahan dito sa mga heritage, yung ugali nila, medyo behave talaga sila at hindi sila palaaway, no? Katulad ng mga native chicks na talagang konting ano lang, mahilig talaga sa sparring yung mga native. Yun yung napapansin ko sa kanila. Kaya yung iba, nagkakasugat-sugat po talaga. Pero dito naman sa mga heritage, napaka-behave po nila. Wala pong napansin dito sa heritage natin, nag-aaway. Basta yung pagkain nila at tubig ay bastante lang po. Non-stop eating din po sila, 24 hours a day kumakain. Kaya yung mga katawan nila parang broiler na po. Ang bibilis pong lumaki. Hindi din po for sale to, kasi gagawin din po natin to mga breeders. Kasi marami pong bumibili ng decal brown. Dito naman sa kabila, meron tayong mga ulikba dito. At magaganda ng mga native. Selected din po to, gagawin po natin to mga breeders. Para sa mga paparating ng mga breeding season. At dun sa ating mga area, lalagyan din po natin ng mga manok, no? Sana this year, ma-occupyin po natin lahat ng lupa natin ng mga manok. Wala pong failure dito, napakaganda po ng mga batch na to. Kaya gagawin ko po talaga itong mga breeders. Nabawasan na po ito kanina kasi binigyan ko ng free si Pinoy Palaboy. Kaya nabawasan to ng 10 kasi 10 yung binigay ko sa kanila. Plus isang block astrolabe. Napakaswerte po talaga ng bumibili sa atin kasi napakaganda po ng quality ng mga materyales dito sa ating manukan. Tignan niyo po kung gaano kaliksi itong mga native natin at kaganda yung mga katawan nila at mga tindig nila. Yung lahi po ng manok natin na mga native ay Huluano at Bisaya. Yun mga ka-native, no? Sana may mga natutunan naman po kayo sa vlog natin for today. At kumita po tayo ng 10,000 pesos. Yan, isang araw lang po yan, no? Sa ilang araw lang, 4 days lang naman yung nagstay yung mga sisiw sa atin. At syempre, kumita po tayo ngayong araw ng 10,000 pesos. Ganyan po kabilis yung pera dito sa pagmamanok. At yung buyer natin ay syempre pabalik-balik po, paulit-ulit po dito ng mga yung mga buyers natin, no. Palaging bumibili dito sa atin paulit-ulit kasi nga po nabibigay din po tayo ng freebies at yung mga binibigay natin ng mga sisiw, sila po yung pumipili. At napakaganda po ng kanila binipili kasi yung mga reject po hindi po natin binibenta 'yon. So, yung mga yung binibenta nyo, quality, meron pang freebies, syempre babalik-balikan kayo ng mga buyers natin. Yan. So, napakadali lang po ng pera talaga sa pagmamanok. Shout pala kay Artemio Ancheta, Mang Zaldi, Marco Reyes, Eds Jansan, Jerry Tagaan, MAC, Owen Garduce, Rolando Corpus, Tumiko Obilios, Fernando Razonable, Jesse Hisole, NBN RMB Manokan, Blue Heaven Game Farm, Kinabuhing Bulanon, Mary Ann Daita, Jun Senpai, Chris De La Cruz, Kapilapil, Ripupak Astro, Michael Baresta, Oliver Ducena, Jong Balete Vlogs, Neslin Igada, Sam Kusingan, Hapon De La Rosa Jr., ZK Media, Vince Rom Olipio, Gina Balin, Kabuki TV, Buboy Balios, Oliver Raro, Jerick Saclausa, AJ Alriv, Gila Piapa Cruz, Muni Muni, CJ Vlog, Alma Bilog, Bruner Vlog, Joel Cabante, Spiker Summer, Rose Baby TV, Piggy Pro 65, Nexi Ortiz, Jeff Manankil, Reden Lagura, Jonathan Sanoria, Manok Tambayan, Francia Eric Turion, John Alson Bautista, at sa mga hindi ko po na shoutout na palagi nanonood dito sa atin, shout po sa inyo lahat. At kaya Ma'am Princess Asin Sartin na talaga napaka-super sa mga videos natin. Mga ka-native, minsan po hindi ko na talaga kayo nare-replyan dito sa ating comment section kasi po napaka-busy ko po ngayon. At hindi din po ako nakakapag-live kasi nga napaka-busy no, sa preparation sa aking kasal. So malapit na po talaga. Ilang araw na lang. Hindi na po abot ng isang linggo. Tsaka yung ating mga daily vlogs, pagkatapos po ng kasal, babalik na po tayo sa ating daily vlogs at syempre sa ating live stream, no? So, mag-focus na po ako dito sa ating pag-YouTube
at saka sa Facebook natin. So sa Facebook natin nag-update din po tayo. At malapit na po tayong mag 20,000 subscribers. So abangan nyo po, magbibigay po tayo dyan. Marami po tayong ipamimigay. Tama ba ako? Yan, tama daw. So marami po tayong ipamimigay kasi malapit na po tayong mag 20,000 subscribers. Abangan nyo po yan. Yun na po mga kalitim. Kita-kits po sa sunod kong live stream at saka sa aking susunod na upload. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all.